kasi sorry po saan. Di ba kita na-offend dun sa mga sinabi ko tungkol sa mga promise? Alam ko ang tungkol sa inyo ni Anton. Alam ko na makapakasal na kayo. Ay, Doc, huwag niyong iisipin mo. Gusto ko lang din naman kung malaman natin yung katotohanan. Katulad na nandun dun sa anak ko. Hanggang ngayon ba, wala pa rin linaw sa pagkamatay niya? Maraming nagsasabi na patay na ang anak ko, pero meron akong nararamdaman na pwedeng buhay pa si Robbie. Kailangan ko lang makasigurado. Makasigurado? Paano? Kailangan kong makumpirma na hindi puso ng anak ko yung na-transplant sa anak ni Ate Amelia. You need to do a biopsy para makakuha ng DNA sample. Hindi madaling procedure yun. It is risky, lalo na kung hindi pa nakaka-recover yung bata. Ayaw nga pumayag ni Ate Amelia. Alam ko naman na delikado. Kaya lang yun na lang yung pinaghahawakan ko. Malit na pag-asa na pwedeng buhay pa ang anak. At para sa katotohanan. Atok, pali kung pwede po sana, sa atin na lang po yung mga napag-usapan natin ngayon. Definitely. Ayoko rin lumabas to. At sana rin, walang ibang makaalam ng relasyon namin ni Dr. Gomez. Maraming salamat, Amelia, sa pag-aalaga kay Lester. Sana hindi niya masyadong isipin na may kulang sa kanya dahil wala siyang ama. I do everything, Leo, para hindi niya maramdaman yung pagkukulang na yun. Isa pa, ito naman talaga yung usapan natin, magpa, di ba? That will never be a family. Ready. Shall I bring it in? Sure. Thank you, Clarissa. You okay, hon? Oh, yeah. Anyway, I forgot to call someone. Let me excuse myself. I'll be back. Okay. Lester, your cake is so nice. You like your balloons? Apo. Thank you po. Nestor Elardo, 50 anyos, ex-convict, kakalaya lang. At ang pinakamatindi, dati siyang asawa ni Amelia Hernandez. Tatay siya ng anak ni Amelia at pinakulong ni Dr. Araceli Hernandez. Can we confirm the findings on his fingerprints? Sir, confirm na po. Nag-match po ang fingerprint niya sa iniwang camera shell ng taong pumatay kay Araceli Hernandez. Is it safe to conclude that he is the gunman? May motibo po siya, sir. Pero initial report pa lang po ito. Iniimbestigahan na po namin ngayon lahat ng detalye tungkol sa kanya. Ang tanong, sinong pumatay or nagpapatay sa kanya? Usap niyo na ba yung mga Hernandez tungkol dito? Oo, oh, Eman. Hindi maganda ang naghihiwalayan ni Amelia at ni Nestor na nauwi sa pagpapakulong sa kanya. Kaya naiisip namin, revenge ang maaaring motibo. Kailangan niyo rin paimbestigan yung taong yan. Eman. Yun naman ang sinisimulan namin gawin ngayon. Kailangan ko lang na mas marami pang impormasyon bago ko maharap ang mga Hernandez. Ngayon ang iniisip ko. Ano pa yung magiging reaksyon ni Amelia nung kapag nalaman niya na yung dati niyang asawa yung pumatay sa nanay. Maaari rin si Amelia yung nagpapatay sa kanya.
si Doktora Calderon yung bagong lead nila, Eman. Pero nung nakausap ko siya kanina, parang wala pa rin siyang alam eh. Nagkausap na kayo ni Eman? Hindi na po. Pero nung nakita ko siya kanina, naramdaman ko na desperado na talaga si Eman malaman ang totoo at makakuha ng hustisya. Celine, anak, hindi pa huli ang lahat. Bakit hindi ka makipagtulungan kay Eman para mas mapadali ang lahat? Hindi po ako sigurado doon, ma. Celine, mahal ka ni Eman. Yun, alam ko. Maaaring mag-iba lang kayo ng pinaniniwalaan. Pero lahat ng ginagawa niyo para kay Robby. Si Robby ang mahal ni Eman. Si Robby. Tapos na kami. Celine, nandito ka na. Pasensya ka na kasi nasikaso ko pa yung huli kong pasyente eh. Hindi nga umabot ako. Kaya hindi na rin ako nakasabay sa'yo kanina. Ang importante nandito ka na. Sigurado ako matutuwa si Lester. Hindi ka. Tara. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Lester. Thank you po. Happy birthday, Anna. Happy birthday, Lester. Okay, make a wish before you blow the candle. Sige po, Ninang. Sana po gumaling na po ako. And sana po maging happy po tayong lahat ulit. And sana po makita ko na po yung daddy ko. Anak, di ba napag-usapan na natin to? Yes po, Mami. Naalala ko lang po yung lalaking pumunta dito. Akala ko po siya na yung daddy ko. Pero hindi po pala. Pero mas masaya nga po kung andito po siya. Sino yung lalaking dumalaw dito? Blow na your candles, anak, para mabigay na namin ang lahat ng gifts mo. Sinabi na nagbalik si Nestor. It's not important. He's not important. Well, maybe not important to us, but obviously, it's important to Lester. Narinig mo naman yung wish niya, di ba? Gusto niyang ma-meet yung daddy niya. Ba't hindi mo nalang sinabi na si Nestor yun? Teresa, are you hearing yourself? We're talking about Nestor, yung lalaking nagdispalko ng pera namin at lalaking nanloko sa akin. He's not even worth to be recognized as the father of my son. Yes, but your son has something to say about it. Paano kung paglaki niya malaman niya na nagsinungaling ka sa kanya tapos huwag mo mukha pang ikaw yung masama? Come on, Amelia, you can fix this. Just call Nestor, ask him to come here and introduce them. Pagbigyan mo na yung wish ni Lester. You know what? I can't believe I'm hearing this from you. Clarissa, kilala natin yung lalaking yun. Walang kakwenta-kwentang lalaki yun. Okay. Okay. I'm sorry, it's your call. I was just thinking of Lester. I'm sorry too. It's just that... It really puts me in a bad mood kapag pinag-uusapan yung lalaking yun. Kaya hindi ka na rin binanggit sa'yo. Pero Amelia, ako to. Your best friend, you can tell me anything. Ayokong may tinatago tayo sa isa't isa. You're right. Ate! Si Lester! 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 Amelia, si Lester! Lester! Yung kotse! Lester! Ano? Sabihin mo kay Nick, ihanda yung kotse, dilay mo! Lester, you stay with Mommy! Yung kotse, please! Lester, look at mommy. Lester, anak, look at mommy. Mommy's just here. Anak, look at mommy. Lester, stay with me. Look at me. Mommy's just here.
Amelia? Anong nangyayari kay Lester? I don't know. He was fine this afternoon. Tapos bigla na lang tumaas yung lagnat niya. This is not good, Leo. He's gonna be okay. Walang mangyayari masama kay Lester. He's gonna be fine. Our son. Your son is under observation for the next 24 hours while we are waiting for their lab results. Do everything that you can. We're here, baby. We're just here. Bilisan mo. Malayo pa matayo. Sir. What happened? My son's having convulsions. Difficulty in breathing, two seizures. What kind of baby? He'll be okay. He'll be alright. I'll make sure he'll be okay. Lumalabas si Amelia sa ER. Babalitaan na lang kita kagad. Leo. Kumusta siya? Fever due to viral infection. Ligtas na ba siya? Binigyan na siya ng gamot para sa lagnat. Hindi na rin siya nagkumbulsyon. Official report from the forensics department. Nagmatch ang fingerprint samples ng camera shell sa isang bangkay na natagpuan sa Alley 31 sa Barangay Osorio. May natagpuan kayong bangkay? 3 gunshot wounds ang cause of death. Na-identify niyo na ba? Nestor Elardo. Maybe you know him, sir. Ang dating asawa ni Amelia. Siya ang pumatay kay Tita Araceli. Sigurado ba kayo dyan? Doc, within normal naman yung BP niya, 90 over 70. And then, bumaba na rin ang fever ni Lester. Heart rate is normal, so it's a good sign. ECG is fine. No recorded episodes of seizures. Alright, that's good. Nataranta ka lang, Doc. Thank you. May matinding galit siya sa mga Hernandez. He has a clear motive. Si Tita nagpakulong sa kanya. Tama ka. Baka nagiganti siya kay Tita. Salamat, Gabo. Nahanap niyo agad ang pumatay kay Tita Araceli. Malaking bagay yun kay Amelia. Madami ang pinagdadaanan ng pamilya nila ngayon. We're just doing our job, so. And also, Gabo, I'd like to apologize sa mga nasabi ko ng isang araw. Saan ang intindihan mo? Ako na DDA'n na protektor ng mga Hernandez. Wala sa akin yun, Leo. Good job on solving the case, Gabo. But our investigation doesn't end here, sir. This opens the door to a lot more questions. First,
sino ang pumatay kay Nestor at bakit siya pinatay. Hindi ko hahayaan na mawala ka sa akin. Akala ko talaga, Amelia. Mawawalan na naman ako ng anak. Sa ikalawang pagkakataon. Thank God he's out of danger. Para ako na malutan ng tinig. Usap sa labas. Tukol saan ba ito, Leo? Ano ba ito? Hindi ko alam kung ito ang tamang panahon. Pero kailangan mong malaman ito. What? Naibigay na ang taong pumatay sa iyong mama. Michelle na naiwan sa crime scene ni Tita. Nagiganti siya sa iyong mga. Kaya niya pinatay. Teka, nakakala ko matinahan ko yung katawan niya. Paano nila nahanap ang katawan niya? Mabuti na lang din na natagpuan ang bangkay niya. Dahil kung hindi nahanap yun, hindi natin malalaman kung sinong pumatay sa iyong mama. Pero kaya mahanapin nila kung sinong pumatay sa kanya. Matitingin ka rin. Hindi tayo matitingin. Madagal na kulong si Nestor. Madali kong palabasin na marami siyang illegal activities sa loob. Marami siyang nakaaway. Maraming gustong pumatay sa kanya. Madali ko na lang mapapalabas na ganun lang yun. Vendetta. Vendetta.